It gives me nightmares thing eh, kaya pumayat. Kasi ako pag nagising ng gabi, pag umihi ako, hindi ako bumabalik sa kama. Diretso ako sa lounging chair. At mag-isip na ako, maabutan ako ng daybreak. Magtingin ako sa labas, sa bintana. Paano ko? Sa akin lahat eh. Maghiram. The 100 billion pesos. Billion pesos. For 2 months yan, naka-program na as earlier estimated, is not enough. I'm calling on the Secretary of Finance to generate. Magnakaw ka, maghiram ka, walang pakialam, i-produce mo yung pera. Kasi pag naubos na ito, hindi ko malaman. Itong COVID na ito, ito talaga yung tunay na at the start, sinabi ko sa inyo. Bantay kayo dito, bantay tayo. Talagang yayarain na ito, itong COVID na ito. It might not really cripple a country, but it will, of course, cause a sadness and fear kung paano tayo makaraos dito. Alam mo, totoo eh, nasa gera tayo. At kailangan ng gobyerno natin ng mga volunteer soldiers. Okay? So, hindi naman ako mahusay sa barilan. Ang sabi ng ating presidente, tulungan siya paano makalikom ng pera. Ito, Bossing Duterte. Ha? Madali lang ho kayong makakakolekta ng 500 billion pesos panlaban ho sa COVID. Ito po yung walong dapat ho ninyong tandaan. Hindi ko kayo pinangungunahan, Bossing. Ito lang ho ay tulong ko baka makagaan sa nararamdaman ho ninyong problema. So, umpisahan ho natin, Bossing. Una, sir, kung gusto ho ninyong makalikom ng bilyong-bilyong piso, i-recall nyo ho yung dinito ninyong provision ng Republic Act 11213. Yun po yung tax amnesty law. Binito po ninyo yung provision ng General Tax Amnesty. Kung pwede pa hong bawiin yun ayon sa batas natin, ay mas maigi pong mabawi. Kasi pag binawi nyo, lalaki ho yung coverage ng tax amnesty at marami hong tao ang makaka-avail. Potential income o revenue generating dyan, Bossing, mga 100 billion na kagad eh. Yan ho yung isa, sir. I-recall ho ninyo yung vinito ninyong provision. Teka lang ho, hindi ho ako nag-uuto, sir ha. Ito ho ay unsolicited proposal at hindi ho ako kokolekta ng kahit magkano professional fee at hindi ho ako nangangarap na maupo sa anumang posisyon ng gobyerno. Maliwanag po, maligaya na po ako sa buhay ko, Mr. President, pero sa araw na ho nito at hanggang may COVID, eh malungkot ho ako kasi hindi ho ako makalabas ng bahay. Unang-una ho akong potential na tatamaan eh, may high blood ako at may diabetes. So, lagi ho akong nakakulong sa bahay. Ayoko ng COVID. So, number one, Bossing, i-recall po ninyo yung binito yung provision ng Republic Act 11213, yung General Tax Amnesty. So, pag ni-recall ho nyo yun, marami hong makaka-avail ng tax amnesty. Marami hong perang darating. 100 billion ho siguro yung potential ho dyan. Ayon ho sa computation ng DOF eh. Pero, yung nag-propose niyan sa Kongreso, eh siya rin yung nag-propose na ibito sa inyo. Kailangan ho natin yan, Bossing. Number two, is the restriction of RMC 57-2019. Ano ba yon, sir?
Ito ho kasi mga taga-BIR, imbis na i-amplify o magkaroon ng ease of doing tax amnesty application, pinahihirapan po yung mga taxpayers na nag-a-avail ng tax amnesty. Bossing, malaki ho yung makokolekta nyo. Number one, dun sa may mga open cases, willing ho yung magbayad ng kanilang open cases ha, sa tax amnesty. Bossing, mga 50 billion ho yan. 50 billion. Ha? Ang ginawa ho ng BIR, ni-restrict. Yung wala sa batas, isiningit, nag-introduce ng mga questionable terms and condition. Highly unusual ha? Terms and condition. Katulad ho, binagbawal nila, maka-avail ka ng amnesty. Isa pa, ang ginagawa ng mga regional director at saka ng mga RDO, yung meron kang withholding tax na babayaran sa tax amnesty, dinedeprive ka nila niyan, sir. Puntahan niyo ho yung Bacolod, sir. Puntahan niyo ho yung Davao at saka puntahan ho niyo yung Metro Manila. Ah, at saka yung somewhere sa Batangas, yung dalawang regional region diyan. May problema ho, sir. Gaanan ang restriction po sa RMC 57-2019 kasi may mga inintroduce sila diyang tinatawag kong unlawful terms and condition. Katulad ho ng pinagbabawal nila yung may mga open cases na mag-avail ng tax amnesty. E wala naman sa tax amnesty na bawal eh. Number two, pinagbabawal nila yung may mga unpaid withholding tax na mag-avail ng amnesty. Ang laking makokolekta doon, bossing. Baka mga 50 billion again yan, sir. So, meron na tayong 100 billion sa dalawa pa lang hong yun. So, puntahan ho natin, bossing, yung number 3. Ayan. Yung may mga, ito ho, hindi kasama to sa tax amnesty 2000 and pending assessments. So, bossing, ang BIR po ay nag-i-issue ng mula 70,000 to 100,000 letters of audit or assessment. Sa isang taon yan, bossing. So, pagpagpalagay natin, bossing, sa 2018, 100,000, bossing, yung inisyo nilang assessment, 100,000. So, sir, i-offer na lang natin, sabihin natin, o sige, lahat kayong may assessment, o wala pa kayong assessment, de, sa may assessment muna tayo, dun sa may assessment, magbayad na lang kayo ng ano, ng tigwa 1 million, for example lang, tigwa 1 million. Bossing, compute natin, lahat sila magbabayad ng 1 million at 100,000 sila, sir. So, ilan yun, sir? Napakalaking halaga. May ilan nga ba? Ilan nga ba yun? O sabihin na natin 100,000. Magdadagdag ka ng 6 na 0. So, 1 million. Yan, laking collection yun, sir. Ha? Pero siguro, masyadong malaki yung 100 million. Sabihin na lang natin, 100,000 per taxpayer. O, 100,000 pesos times 100,000 taxpayer, edi 100 billion yun, sir. So, masosolve natin, sir, yung problema sa kakulangan ng pera. Sir, kasi pag hindi ho natin ginawa yan, matapos ang COVID, mas malaki ho ang graft and corruption pagdating sa collection ng taxes and assessment. Kasi ho yun, natunaw na yung mga pera nung mga graft and corrupt na BIR official. Ngayon, natutunaw na yan, sir. Kaya yan, imbis na makipag-deal yan sa mga government, makapag-deal yan sa mga taxpayer ding corrupt, eh kunin nyo na yung pera ng taxpayer na corrupt, sir. Willing na willing yan, 100,000, sir. Kayang-kaya magbayad ng mga corrupt na taxpayer. Number 4, sir. Yung may mga pending na letter of authority sa 2018, okay, eh siyempre hindi subject yan sa letter of authority. 100,000 din yan, sir, eh. O, sabihin natin 100,000. Alternative to soon sa number 3. O sige, bigyan nyo kami. Wala pa kayong assessment? May pending letter of authority kayo? O sige, bayaran nyo kami na 500,000. O, 500,000 multiply by 100,000. Malaki na yan, sir. Diba? 500 billion na nga kagad yan, sir. Yung problema ng kakulangan ng pondo sa COVID, dyan lang, sir, makukulekta na, sir. O, ito pa, sir, number 5. 500,000 din. Yung mga magpa-file kami ngayon ng tax return, 'di ba, sir? Ilang milyon kami? Sabihin na natin na 10 million yung taxpayer na nagpa-file ng tax return.
Oh, sige, sige. Hindi ka namin i-issuean, Mr. Maestro, ng letter of authority. Basta magbayad ka ng on top ng iyong binayaran ngayon, nagbayad ka ng kalahating milyon, magbayad ka pa ng additional kalahating milyon at hindi ka na namin i-issue ng letter of authority kahit kailan. Oh, sir, hindi ho kailangan ng batas niyan kasi administrative lang yan, letter of authority. Executive order lang yan, sir. Or department order ng DOF, sir. So, ang laki ho nun. Kung 10 million yun, times mo ng 500,000 per taxpayer, kuha nyo na ho yung kailangan nating pondo. At pwede ho natin gawin yan within 2 months. Ha? Bigyan natin ng tao ng 2 months. Mula ngayon hanggang May 31. Bago maubos ho yung pondong sinasabi nyo, by June, ubos na. O di at least, meron ako tayong collection sa April at saka sa May. Ano pa, sir? Pwede natin gawin. O yung may mga pending tax evasion case, sir. O pera natin. O sige, may pending ka bang tax evasion case? 2.5 million. I-withdraw namin yung kaso mo sa tax evasion. Number 2, wala ka ng utang sa gobyerno. 2.5 million lang. E balita ko, sir, ha? Hindi ko alam kung totoo ito o fake news. Okay? Balita ko, sir, ang hinihingi ng mga corrupt BIR official, 5 million ang lagay. Oh, at nakatipid ngayon yung ano, yung tax evader. O, wag magtanda ka na, ha? Wag ka na maging tax evader sa susunod. Tutuluyan ka namin talaga. O, ngayon, dahil may COVID, bigyan mo kami ng 2.5. O, eh, kung may 1,000 tax evader, 2.5 million. So, may tulong tayo sa gobyerno, sir. Ano pa? Ano pa? O, number 7, yung may mga kaso sa DOJ, hingin nyo rin ng 2.5 million. Pero malaki masyado yan. Sabihin na lang natin, 1 million. O, yung mga hindi sumusunod sa pagsasubmit ng books of accounts, ng mga accounting records. O sige, meron ka bang kahit anong year? Ha? May kaso ka sa DOJ? May kaso ka sa korte? O, magbayad ka sa amin ng 2.5 million. Wala na yung kaso mo. Malinis na yan. May collection ng gobyerno, sir. At ito pa, ang huli, sir. Ha? Sa 2020, o, ano gagawin, sir, sa 2020? Simple lang. Mr. Maestro, magbigay ka sa akin ng kalahating milyon ngayon. Yang kalahating milyon mo, tutubo yan ng 10% a year. Ah, okay yun, sir. Ah. Ano, babayaran mo ba ako, sir, ng 10%? Hindi. Yung 500,000 mo, ibabayad mo rin ng buwis yan sa 2020. At bukod dyan, may tax credit ka na 50,000 dahil 10% ng 500,000, yan yung interest. Hindi ako mag-release sa'yo ng pera, babayaran kita pabalik ng 500,000 plus 50,000 interest. Hindi, Mr. Maestro. Magbayad ka na ngayon, 500,000, pag may babayaran kang buwis sa 2020, pwede mong i-deduct yan, plus 10% yan. Nakakolekta tayo ng tax in advance. Diba? So, bossing, kung sino man yung nanonood ngayon dito, nangyari na po yung lahat ng sinasabi ko, ha, simula kay Presidente Marcos hanggang sa kay Presidente Binlas. Nakalimutan ko sinila. O, si Presidente Noynoy. Oh, sorry, sorry, sir. Sorry, sorry. So, nangyari na po yung itong mga sinasabi ko. Nire-repeat ko lang. Hindi ako original nito. So, ulitin ko lang. May walo ho kayong pwedeng gawin para tumaas ho yung makakolekta ho tayo ng at least 500 billion. I-recall ho natin yung binito ninyong general tax amnesty. Alisin ho nyo yung restriction na ang BIR lang po ang nag-i-implement. Yung mga may pending cases, offeran nyo na po ng compromise settlement under section 204. Yung may mga pending BIR letter of authority, aba, o sige, hindi na namin itutuloy yung letter of authority mo, bayaran mo kami 500,000. O, yung may 2019 no issuance of letter of authority o ayaw mo ma-issuance ng letter of authority for 2019, bayad ka ng 500,000 sa amin. Hindi ka na namin i-issue ng letter of authority hanggang sa prescription nung iyong prescription day nung inyong pinail ng mga returns. O, ang ganda nun, ha? Number 6, yung may mga pending tax evasion case, pagbayarin nyo na. Kasi pag ikinulong nyo yan, baka magdala pa yan ng COVID sa kulungan, sir.
Number 7, yung may mga pending DOJ case regarding subpoena duces tecum at saka pending court cases regarding subpoena duces tecum, pagbayarin na lang ho natin, sir. At willing yan magbayad, sir, hanggang kalahating milyon. Huwag lang makulong. At yung huli, sir, magkaroon ho tayo ng tax deposit para sa 2020 na mag-earn ng 10% interest, pero hindi nyo ho babayaran yung interest, at yung interest ay magiging tax credit nila o pambayad nila sa tax nila pang 2020. Yun lang po, sir. Sana yung mga nakikinig dito at nanonood ay ma-share naman ito kay Presidente. Matulungan natin yung Presidente natin. Hindi na nakakatulog. Hindi na nakakatulog. Sa totoo lang, habang pinanonood ko yung video niya sa YouTube, naiyak ako talaga. Naiyak talaga ako. Mahal na Presidente. Mahal ka namin.